Hello guys! Magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, gagawa tayo ng wiring diagram kung tayo ay mag-convert sa washing machine natin na automatic to manual. Gagawin natin mula sa automatic, gagawin natin manual. Paano tayo gagawa ng diagram nito o paano natin i-connect ito. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, babalik tayo rito. Pero bago natin umpisahan ito, shout out muna natin si Juban Cubs. Juban Cubs, shout out sa iyo, sir. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Ngayon guys, ituloy natin ito kung paano ba natin gagawin ang diagram nito. Kasi halimbawa nasira yung automatic washing machine nyo, wala kayong mabili na PCB board kasi mahal or na mamahalan kayo, gagawin nyo na lang manual para mapamura kayo. Pero mas maganda guys kung kaya nyo naman gawa ng paraan na mag universal ano kayo, PCB board. Meron tayong mabibili niyan sa online, yung universal sa kahit saang anong washing machine na automatic, pwede natin gagamitin yan. O di kaya maghanap kayo kung anong brand ng washing machine nyo. Tingnan nyo yung brand, tsaka picturean nyo yung PCB board. Maghanap kayo sa online, titingnan nyo kung tama ba ang, kung pareho ba sila ng PCB board. Ngayon, ito naman yung manual. Ay depende lang naman sa inyo yan kung nagtitipid kayo na ang, halimbawa ang PCB board ay mahigit 1,000. Ito ay makakatipid ka, wala pa ngang itong 500. Pag bumili ka nito, kagaya nito, yung spinner timer, toggle switch, at saka wash timer. Ito lang naman yung mga parts na gagamitin natin pag magbuo tayo ng manual. Mula sa automatic, gagawin natin manual ang ano natin, washing machine. Ngayon, ang gagawin muna natin, uunahin muna natin yung motor. Ito, halimbawa, yung motor, ito may ginawa na ako para mabilis tayo. Kagaya nito, yung nilagay ko na kulay ay red, blue, green. Ito siya. Ngayon, ilagay natin yan sa ohms, yung tester natin. Yan, pag nalagay nyo na sa ohms, titesterin natin ito. Halimbawa, ayan yung ohms. Halimbawa, tinester natin yung green at saka blue. Yung lumabas ay 40 ohms. Halimbawa, ang lumabas ay 40 ohms. Ngayon, dito naman tayo sa red-green. Red, tinisting natin yan, green. Halimbawa, tinisting natin yung red at saka green, ang lumabas ay 20 ohms. Yan. Para mabilis lang tayo. Tapos, tinisting natin yung blue at saka red. Ito, blue at saka red. Yung lumabas naman ay 20 ohms. Yan. Ibig sabihin, ito na yung kumo natin. Nakuha na natin yung kumo natin. Ito yung sa blue at saka green. Ang nawawala dito ay red. Pag tinisting mo yung blue at saka green, ibig sabihin, red na yung kumo natin. Ito na yung kumo natin. Yung red. Ito, wala na problema to. Kunin lang natin yung common. Kuha na natin kagad ang common. Ngayon, i-connect natin yung common. Dire-diretso na yan sa ang common. I-connect natin ito. Dire-diretso na yan dito sa supply natin. O magiging line 1 natin. Ngayon, i-connect na natin yung common. Dahil nakuha na natin ito yung common. I-connect na natin. Connect na natin yan sa ano natin, plug na 220 volts.
Ngayon, nakonek na natin yung common. Ito, matik na yan ha, papunta sa kapasitor natin. Lagyan natin ito ng common. Ito yung common natin. Common line dito, magiging line 1 natin yan dito. Yan. Magiging line 1 natin yan dito. Ngayon ito, i-connect natin yan dito sa kapasitor natin. Ito yung dalawa. Connect natin yan sa kapasitor. Depende sa inyo guys kung lagyan nyo ng piyos ang isang line. Optional lang naman yon kung lagyan nyo. Ito yung isang blow, i-connect din natin ito sa kapasitor guys. Bali, walang problema yan kahit magkabaliktaran ang pag-connect natin sa kapasitor. Walang problema yan. Ito na, dito tayo nag-connect na. Yan, nakonect na natin guys. Yan lang yung pag-wiring natin, isa-isa yun natin. Ngayon ito naman, yung wash timer mo. Pag nakikita nyo yung wash timer, mayroon ditong isa na nakasipirit na malayo yung gap. Yung dalawa na magkatabi. Yung sa wash timer natin. Ibig sabihin, yung dalawa na yan ay dito papunta yan. Kukonect natin yan sa kapasitor natin. Connect natin yan sa kapasitor. Ito, connect yan sa kapasitor, yan. Tapos yung isa, connect din yan sa kapasitor. Dito din yan magkukonect. Yan, connected yan dito. Connected yan dito. Nakonek na natin yung kapasitor, nakonek na natin yung wash timer na yung dalawang linya. Nakonek na natin. Ngayon yung isa nito guys, ito, pupunta yan dito sa kabilang linya ng toggle switch natin. Ito, ito yung common, pupunta yan dito. I-connect natin dyan. Ngayon, nakonect na natin yung isa, nabuo na natin yung wash timer. Buo na rin natin yung kapasitor, buo na rin lahat ang sa motor na koneksyon. Ngayon, ito naman yung isang linya. Nasa line 2 natin ito. Lagyan natin ng line 2. Ito yung line 2 natin, pupunta yan dito sa naka-off position na toggle switch natin. Ito yung line 2 na isang linya lang galing sa plug natin. Dadalhin natin yan dito guys. Ngayon nabuo na natin yung sa supply. May dalawa na tayong linya. Ngayon ito ang ano natin, yung drain motor. Yung sa drain motor naman, pupunta yan dito sa connect natin yan dito sa isang linya ng line 1 natin. Ito yung sa drain motor natin na sa washing machine automatic. Yan yung mag-open kung magdi-drain ng tubig. Yan, nakakonect yan dito sa ano natin, sa common line na sa line 1. Ngayon ito naman yung isa na naka-on position dito. Iko-connect natin yan dito sa spinner timer natin. Yan, nabuo na rin natin yung toggle switch. Buo na rin natin yung wash timer. Yung sa kapasitor. At saka yung sa plug. Buo na rin. Ngayon, ito isang linya natin guys. Dito natin iko-connect yan. Yung sa drain motor natin, kukonek natin yan dito sa toggle switch natin. Kukonek natin yan dito. Yan, nabuo na. Ngayon, yung isa nilang linya ang natitira natin.
Ang isang linya ng spinner timer natin ay pupunta yan dito sa wash motor. Kailangan guys, itama natin yung pag-connect dito sa dalawang linya na ito. Kung sa blue na kulay o sa gray na kulay. Para yung ano natin, yung motor natin, malalaman natin na ang ikot niya ay counterclockwise, hindi siya naka-clockwise. Kasi kung naka-clockwise, hindi mapasama yung tab niya sa pag-ikot. Kaya kukunin natin ang counterclockwise nito. Ang maganda na gagawin nyo, ito, isaksak nyo ito, lalagyan nyo ng supply, tapos itong cable na ito, i-connect nyo dito, titingnan nyo kung anong ikot ng motor, kung counterclockwise o clockwise. Ngayon, ang tama dyan ay dapat ang pag-ikot niya, ang connection mo, pag-connect mo dito ay naka-counterclockwise yung motor para kumandar, para mapasama yung tab. Kasi kung naka-clockwise lang siya, hindi mapasama yung tab ng washing machine natin, hindi sa makapag-dryer nun. Kaya siguraduhin natin na tama ang pag-tap natin dito na naka-counterclockwise ang ikot ng motor natin. Ngayon, halimbawa nalaman na natin na dito sa blow ang naka-counterclockwise, dito natin itatap na nanggagaling dito sa ano natin, spin timer natin. Ngayon, dito natin i-connect. Dito natin siya i-connect sa blue na kulay. Ngayon na po na natin yung lahat na wiring guys. Yan na yung tama na wiring na pag nag-convert kayo from automatic washing machine, gagawin mong manual. Ito na yung kinalalabasan yan. Paggawa ng wiring diagram sa automatic to manual washing machine. Ngayon guys, ito yung toggle switch natin. Ito ang function niyan. Pag naka-off position, naka-ganito ang forma niyan. Ngayon, pag in-on mo dito, ito yung gagana. Pag in-on mo dito, ito yung gagana. Hindi dito ah. Dito ang gagana. Kaya halimbawa, ito yung gagamitin natin, yung spin timer. Pag in-on natin yan dito, ito yung gagana. Gagana yung drain motor natin, gagana ang spin timer natin. Titingnan natin yung linya. Yung line to natin pumunta dito sa opposition. Pag in-on mo na yan dito, tatakbo yan dito, magkukunik yan dito. Tatakbo sa motor natin, sa drain motor natin. Yung drain motor natin nakakunik sa, yung isang linya niya nakakunik sa line 1. Kaya gagana yung drain motor natin, hahatak yun, mag-open siya, magdi-drain, lalabas yung tubig. Ngayon, pag sinet mo ito, yung spin timer natin, gagana na rin siya dahil konektado siya sa ano natin, line 2. Pag in-on mo yun dito, yung isang linya tumakbo dito sa common sa motor natin, mag-ano na ngayon ito, mag-counterclockwise yung ikot ng motor natin, gagana na yung tab natin. Kaya magde-dryer na tayo. Yun ang function niyan. Ngayon ito na naman, pag in-on mo papunta yan dito, ito naman yung gagana. Kasi yung line 2 natin, kukunik yan dito, tatakbo sa dito sa wash timer natin, pupunta sa motor natin na naka-forward reverse ito. Yan. Ganun lang yung function ng ano natin, ng wiring natin guys. Sige guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo rito. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.